Hello mga kaayon, for today's vlog, magluluto po tayo ng simpleng ginisang gulay. At ito pang ingredients, onion and garlic, tomato, syempre may okra po, and then eggplant, mayroon din pong squash, at sasamahan na rin po natin ng ambalaya, at syempre hindi mawawala po ang shrimp o hipon. Ayan po, no? Ready na po ang ating mga ingredients at magluluto po tayo ng napaka-simple at masustansyang gulay. Ayan po, guys, ano? So, napaka-kulay ng ating lulutuin ngayon at napaka-healthy. Let's start cooking. Ayan po, lagay po natin ang mantika sa mainit na kawali. And then, next po natin is onion. And lulutuin po natin siya hanggang mag-golden brown po ito. Usually po, guys, inuuna ko ang onion kaysa sa garlic kasi pag inuna niyo po ang garlic, madali po kasi siyang maluto, and then pag na-overcook siya, pumapait po. And then yan din po ang natutunan ko sa isang vlog din na mas maganda daw po pag inuuna talaga ang onion. So, ayan po, pag nag-golden brown na po ang ating onion, ine-next naman po nating ilagay ang ating garlic. Ayan. So, amoy na amoy ko na, guys, ang bango ng ating ginigisa. Ayan po, pag naluto na po ang ating garlic, isusunod po natin ngayon ang tomato. Ayan po, so inuuna ko po lagi ang tomato pag nagigisa para ma-absorb po niya talaga. Napaka-sustansya, guys, ano, ng kamatis. Tsaka itong ating lulutuin for today kasi gulay po siya, walang masama sa gulay, guys, ano. Lutuin lang po ang ating kamatis at ihalo-halo lang po hanggang lumambot po. Habang niluluto po natin ang kamatis, ayan, na-absorb na rin po ang kanyang lasa at ang kanyang sustansya. Ayan, pagluto na po, ilalagay po natin ang ating mga gulay. Ayan, sabay-sabay na po ito, guys. Ayan, lagay po natin ang ambalaya. Pero ang sabi daw po, pag hinahalo daw ang ampalaya, pumapait. So, tignan po natin later kung papait po siya talaga. So, inuuna ko pang ampalaya kasi mas matagal po siyang lutuin, guys, ano? Mapait, pero napakasustansya at napakagandang gamot po para sa mga diabetic. Ihalo lang po natin. At isusunod naman po natin ang ating squash. Ayan, napakaganda po sa ating mga mata. Napakasustansya po. Kumukulay na po ang ating gulay. Makulay ang buhay. O diba, guys, napakanta tuloy ako sa ating gulay. Ayan, so pag nahalo na po natin, isunod na po natin ang ating talong or eggplant. Ayan, napakasustansya din po ng eggplant, guys. Sino po ang ayaw sa eggplant, di ba? Napakasarap. Halo po muna tayo ulit, guys, at isusunod na po natin ang ating okra. Ayan. Ako'y natatakam na, guys. Gustong-gusto ko nang kumain. Ayan. Pero kailangan pa po natin lutuin hanggang lumambot ang ating mga gulay. At syempre po, ang ating sabaw. Huwag po natin kalimutang maglagay ng tubig. At depende po ang ilalagay natin sa dami ng ating niluluto para po sa ating sabaw. Isunod na po natin ang ating pampalasa, ang ating patis. So, tansyahan lang po kung gaano karami ang ilalagay nating patis sa ating gulay. Ayan, lasahan lang po natin kung tama na po ba ang ating patis, pampaalat, pampalasa sa ating gulay. Ayan, tansya-tansya lang tayo, guys. At titikman natin mamaya kung tama na ba ang lasa ng ating gulay. Hayaan muna po natin siyang kumulo. Takpan muna po natin. At ayan, ang ating gulay, kumukulo na po siya. Check po natin kung luto na po lahat ang ating mga gulay at ang kanyang lasa, kung okay na po.
And of course, ang ating main sahog, ang hipon. Ayan. So, last ko po siya nilalagay, guys, para po hindi siya ma-overcook. Kasi pag matagal na naluluto ang hipon, kumukunat na po siya para na siyang rubber band. So, kunti lang po ang time frame na kailangan sa pagluluto ng hipon. So, sa last ko po siya nilalagay. So, kunting luto na lang po ito, guys, at pwedeng-pwede na siyang kainin. Let's check kung okay na po ba ang lasa ng ating niluto. So, ayan. Ang sarap, guys. So, ako'y takam na. Kunting-kunti na lang po at pwede na natin siyang kainin. Ayan. Ang ating finished product. Ang ginisang gulay ni Ayor. Ayan. Napakasustansya at napakasarap, guys. So, kahit sino kayang-kayang lutuin nito. Hanggang sa muli po. Thank you po for watching. And bye-bye!